Hello guys! In this episode, meron na naman po akong i-share sa inyo na bagong video ni Sir John Calub. Sino nga ba si Sir John Calub? Isa po siya sa Philippines' number one success coach ng Pilipinas, kung saan marami na po siyang pinayaman ng mga Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, kundi around the world. Isa po siya sa mga nag-reveal ng sikreto ng pagyaman na ginawa ng Diyos na kung tawagin ay The Universal Laws and Principles of Success, Prosperity, and Abundance. Isa po siya sa mga naging mentor ko at naging success coach ko nung ako po'y nagsisimula pa lamang sa aking success journey. Natutunan ko po sa kanya ang mga sikreto kung paano ba talaga yumaman. So halika, samahan niyo po ako at panoorin po natin ang video ito ni Sir John Calub. Isang gabi noong taong 2006, hindi ako pinatulog ng katotohanan na nawala ang lahat sa akin. Pera, trabaho, negosyo, mga kaibigan, pati ang mga mahal ko sa buhay. Yun ang naging katapusan at ang simula. Simula ng pagtatanong at paghahanap. Anong nangyari? Ginawa ko na ang lahat. Meron pa bang kulang? Meron bang mali? Gusto kong makabangon. Ituro mo sa akin ang daan. At unti-unting dumating sa akin ang mga sagot. Want to know the secret to success? I'll teach you, but promise that you will share the secret with others. Your country needs you. Sa bansang mahirap pa sa mahirap, maraming tulad ko, nababaon sa utang at natatalo. Kailangan na itong putulin. Natutunan ko ang daan kung paano makukuha ang kahit na anong pangarap. Kung kanino ito nagmula, nalaman ko ang misteryong bumabalot sa yaman ng mga pinakamalalaking tao sa buong mundo. Nadiskubre ko ang lihim na pilit sinira, itinago para di na makita muli. Hinanap ko ito. Nilipot ko ang buong mundo at di ako tumigil. Hanggang sa ako ang nahanap niya. This is meant for you. Naging susi ito ng aking tagumpay, pag-asenso, pagtupad ng mga pangarap. At tinupad ko ang isang pangako. Ipinasa ko ito sa maraming tao sa buong Pilipinas at libo-libo sa kanila ang naging milyonaryo. Ngayon, ako naman ang magpapasa sa iyo ng sikretong pilit itinago pero naipasa sa maraming henerasyon. Ito ang susing magpapayaman sa iyo, magpapabago ng buhay mo, tutupad ng lahat ng mga pangarap mo.
Handa ka na ba? So once again, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, and the rest of the world. This is the Philippines' number one success coach, John Calub. And welcome you to the highlight of our It's a Miracle show ngayong araw na to, kung saan you will experience instant healing and effortless abundance in all areas of your life. This is your guide, John Calub. Ito po ang aking Facebook, facebook.com/JohnCalubTraining. I hope that you will like it. At sa YouTube naman po, i-type nyo lang John Calub, at I hope you will subscribe to my channel para ma-update po kayo sa ating mga programa po. Okay, so in this episode, ano po yung ating pag-uusapan? So meron na naman po tayong pillar of success na pag-aaralan ngayon, or tinatawag na haligi ng tagumpay. At dito sa ating training for today, we're going to talk about a very, 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 very powerful law of the universe na maari nga, it's very possible na first time nyo lang din ito maririnig sa buong buhay nyo. What is this? This is called the vacuum law of prosperity. Wow, palakpakan naman natin. Yan, para excited ang lahat. The vacuum law of prosperity. Yan. Now, ang goal natin today is to rediscover this law, and you know, we want to make sure that we are able to not only rediscover this, but to activate the vacuum law to magnetize prosperity. Ang ibig sabihin po, gusto natin na magamit ito para makamagnet po tayo ng maraming pera, ng mga, you know, mga pangarap natin. Alright, so kung kayo po ay excited para maging money magnet kayo, di ba? I-type nyo po dyan, alright? I am a money magnet. Sige nga, i-claim nyo na nga na magnet na kayo. Di ba? O type nyo dyan, kung ayaw nyo ng pera lang, lagay nyo dyan, I am a blessing magnet. Yan, mas ma, ano no, mas mas marami 'yon, no, kasi blessing kahit ano na 'yan, 'di ba? Anything that's related to your dreams. Sige ha, type niyo diyan, I am a blessing magnet. Yan po yung pag-aaralan natin. So, paano po ito ginagamit, itong vacuum law of prosperity, no? Okay. Ito po ang prinsipyo na sinasaad ng ating batas, no? Very simple. Nature abhors a vacuum. So tandaan niyo na to, the universe, okay, yung nature or yung universe, ayaw niya ng may vacuum. Ano po ba ibig sabihin ng vacuum sa Tagalog? A vacuum is simply an empty space or isang bagay na walang laman. Okay? Are you getting this? It's an empty space. Ganun lang po ito kasimple. So ang sinasabi po dito ng batas na ito, lahat daw po ng empty space, ang ginagawa po ng universe ay pinupunuan niya. Kaya nga po, kung mayroon tayong gustong ma-attract sa buhay natin, the simplest thing to do is gawan natin ng empty space. Gawan natin siya ng tinatawag na vacuum. Alright, so let me read to you, you know, a more expansive definition of this. One of the fastest and effective ways to manifest prosperity is to create space energetically and physically in your life. Create this vacuum and your highest good, whether it be money, whether pera daw yan, healing, alright, paggaling na ating mga sakit, perhaps a relationship, etc., will be filled by the universe. Ayan. So, the simplest way to attract what you want is to simply create an empty space or a vacuum. Now, saan po natin pwedeng ihambing ito, no? Totoo ba ito? Di ba? Nangyayari ba ito sa nature? Natural ba itong nangyayari? Okay? So, eto po. Let me give you a very good analogy here, no? Remember, pag naglalakad ka sa beach, you start having footprints in the sand. I'm sure nagawa nyo na po yan maybe one time in your life. Pero mapapansin nyo po, pag nalulugog po yung paa natin, nagkakaroon po ng butas yan. Pero by natural law, alright, lumipas ang ilang oras, ano pong mangyayari sa footprints na yan na iniwan po natin sa beach? Ano pong mangyayari dyan? Di ba? Because it is an empty space, alright? Again, it's a vacuum. You created a vacuum. Maya-maya lang po ng konti,
Alright, pupunuan po yan ng universe, ng nature. And after ilang minuto, after ilang oras, magugulat po kayo. Wala na po yung footprints ni mo na makita. And I'm sure na naranasan nyo na po yan. So, ito po ang batas ng universe na hindi rin natin pwedeng baliin. Okay, so again, okay, paano natin ito magagamit sa ating buhay? Okay, bago ko ituro sa inyo, let me ask you this first, no? Para maganda yung usapan natin. Teka, pass muna at balik muna ako sa screen para makapag-usap tayo. Okay, ngayong alam nyo na to, pasok tayo muna sa isang magandang topic na I'm sure makaka-relate yung marami sa inyo. Again, ulitin ko na yung tanong ko, sino dito yung hindi pa nakaka-experience, nakakahanap ng kanyang, hindi pa dumarating yung kanyang forever sa buhay niya? Ibig sabihin, nandun pa kayo sa lugar na wala pa yung ano, no, yung love life talaga, na yung talagang para sa iyo at yung match mo talaga. No, walang mahiya, ano lang to, hindi ko nababasahin yung pangalan niyo. Okay, gusto ko lang just be honest with yourself, kasi you know, transformation happens by first, 'di ba? Ibig sabihin you have to get out of the state of denial eh. Kasi pag nagde-deny ka, hindi, okay lang ako, okay ka lang eh, wala kang ano eh, wala pa nga eh, 'di ba? Pinipilit mo na okay ka lang. Hey, single ako, okay ka. Mas okay nga na single. Di yan totoo. Diba? Huwag mo nga sabihin yan. Gusto mo tumanda ka na walang mag-aalaga sa'yo. Imposible, diba? Okay? Yung talagang, diba? Just admit it to yourself first. Okay? Kasi meron akong sasabihin sa inyo. Okay? O yan. So may mga nagtatype na dito. O, kilala nyo na kung sino kayo at marami-rami nagtatype. Buong mundo ito, ha? Iba-ibang bansa. Okay? Gusto mo bang malaman bakit hindi dumarating? Yeah! Gusto mo bang malaman? Okay, bakit hindi dumarating? Kasi pag sinabi ko sa iyo, malalaman mo na paano padatingin. Paano mo mamamagnet yung para sa iyo talaga? Okay? O, ito na. Pwede na kayo? O, kaya yan hindi dumarating. O, tandaan mo na to, ha? At gigisingin kita, ha? Dahil yung puso mo, yung puso mo ngayon. Kaya hindi makadating yung bago dahil sa puso mo, whether you deny this or not, dahil hindi naman kita kilala, alam natin, alright, na dun sa puso mo, nakatira pa rin yung luma. Yan yun. Alright? Ulitin natin, oh. Dahil sa puso mo ngayon, nakatira pa rin yung luma. Kaya hindi dumarating yung bago. Diba? Yung isang mentor ko si Bob Proctor, parang ganito niya pinapaliwanag eh. Yung lantern, 'di ba? Lantern, lampara. Paano magkakaroon ng bagong bagay sa lugar ng lampara na 'yan kung hindi mo aalisin yung lampara? 'Di ba? Para magkaroon ng bagong bagay sa lugar na pinaglagyan ng lampara na 'yan, tanggalin mo yung lampara. 'Di pwede ka na maglagay ng base, flower base. Pwede ka maglagay ng box. Tama ba? This is the vacuum law of prosperity. Okay, so ngayon, yung iba sa inyo magre-react, sir, wala na, kinalimutan ko na. Naku, mas malala pa na kinalimutan mo eh. Di ba? Kasi yung kinalimutan mo, denial uli yun eh. Andyan pa siya, ibig sabihin. And hindi mo pa siya either na, you know, talagang, hindi mo pa siya, hindi ka pa nagpaparaya. Di ba? Gusto mo pa rin siyang mapasayo. Yun yun. Di ba? Ika nga nung kanta eh, let it go, let it go. Naku, di tayo songer tayo, di tayo singer eh, di ba? Eh hindi pa eh, paano di ba makakapasok yung bago, eh nandun pa yung luma. O, di ba, hindi nga siya, pagkatok niya, ay may tao, paano papasok, di ba? Eh napakalita yung puso mo eh. Oh, are you getting this? So, ang sabi ng vacuum law of prosperity, to attract something new, whether pera yan, bahay yan, o kung ano man, you need to create an empty space, a vacuum. Ganun lang po ito ka-powerful. So, it's about letting go of the old to give way to the new. Naku, parang Steve Jobs talaga to, ha? Di ba? Sa speech ni Steve Jobs, sinabi niya yan, di ba? You have to let go of the old to give way to the new. Are you getting this? Alright. Now, kasi hindi makaka-flow yung energy eh. Diba, remember, abundance, success, prosperity, ang pagyaman, it's all about energy. Kaya nga, paano mag-flow yung energy kung merong nakablock
All right? In fact, madagdag ko dito, no, a lot of people masyadong sensitive, lalo na yung mga sobrang ano, no, makaluma. Diba? Parang pag naririnig nila yung feng shui na tinatawag, feng shui. Ganun yung pag-pronounce nun eh, diba? It is actually very scientific, alright? Kasi sa feng shui, actually, hindi yan na tawag dito, hindi po yan na hocus pocus. Ang ginagawa po ng feng shui, inaayos niya yung arrangement ng bahay mo, arrangement ng kwarto mo, para wala pong block dun sa flow ng energy. Are you getting this? Para nga makapasok. Kasi nga kung merong nakatayo dun, merong nakaharang na table dun, paano papasok yung bago? Diba? Are you getting this? Ganun po yan. Alright? And it's very, very simple. And it's actually scientific. Alright? Scientific lang. Ano po yan? Very logical po yan. Now, ngayong alam na natin, ay nasusundan pa po ba ako? Okay? Paano natin ito i-apply sa buhay natin? Balik tayo doon sa ating PowerPoint kasi may papakita ako sa inyo ngayon na yung mentor ko si Bob Proctor, one of the, kumbaga top, isa sa pinakamatanda pero pinakamagaling magturo ng law of attraction. May ikikwento siya dito. No? Pero tingnan muna natin no, paano natin ito i-apply. Laliman natin yung pag-intindi natin ng vacuum law. Okay? Balik tayo sa PowerPoint natin. Okay. Ito na. So sabi dito, okay, you must let go of the old before you will ever make room for the new. O, di ba? Sinabi na natin yan. Material forces of the universe hates clutter and indecisiveness and are attracted to a vacuum. Okay, you will attract what you think most of the time provided there is a vacuum. So kailangan po mag-out muna, mag-exit yung old, before the new follows. Nasusundan po ba? Okay? Kailangan lumabas yung old bago po makapasok ang bago. Alright? So, ang hahanapin mo lang dito is very simple. Okay? Ang talaga mabigat dito kasi, ang mga tao, they keep holding on to things that they hate. Things na hindi na nagsaserve sa buhay nila. Things that are no longer serving you. Thoughts that are not serving you, mga paniniwala na hindi na nagsaserve sa'yo, mga taong you know, hindi na nakakatulong sa pagyaman mo, kinikip pa rin natin. Yan yung problema. Ayaw nating i-let go, na-attach tayo, di ba? Sometimes sentimental value, okay? Pero, di ba, hindi nakaka-flow yung bagong mas maganda pa kesa doon sa luma. Are you getting this? Nasusundan ba? So balikan natin yung kanyang kwento. Alright, balikan natin yung kwento ni Bob Proctor. Diba, meron siyang kamag-anak, hindi sila umate ng seminar niya eh. Okay, ngayon naimbita siya sa bahay. And then sabi ng kamag-anak niya, doon na lang tayo mag-meeting sa ibang lugar ng bahay namin. Ayoko dito kasi bad trip to asawa ko eh. Ayaw patanggal yung bulok-bulok na kortina, ang pangit-pangit. Masabi niya, tanggalin mo na. Tanggalin nyo yan. Kasi ang ganda niya tinatanggal, hindi makaka-flow yung prosperity dito, yung pagyaman sa inyo. Diba? Whatever is not serving you, you have to eliminate it in your life. Alright? Nakuha niyo po? So anong ginawa niya? Diba? Sabi, ano, nagulat siya later on, nalaman niya, tinanggal yung curtain at lahat pa ng furniture na hindi nagsaserve na sa kanila, they eliminated all of it. Pinamigay nila. Diba? Nagalit pa nga yung asawa noong una, pero nung naitindihan na nila, ginawa nila, then pumasok ang millions. Di ba sabi niya, they became millionaires. They even were able to buy. Di ba? Nagkaroon pa sila ng bagong bahay at ng mas malaki pang bahay. And then, he gave an example about yung clothes, which is yun po yung gagawin natin ngayon. Pero bago natin napuntahan yung sa damit na kinento niya, sige po, yung mga nanonood dito, I want you to go back in your life. Ano po yung, ano, no, yung mga bagay na hindi na nagsaserve sa inyo or galit na galit kayo or hate niyo or hindi siya okay na sa inyo pero pinapanatili yung nasa buhay niyo. Alright? Whether tao yan or bagay yan or experience yan. Sige nga, bigyan niyo nga ako ng idea. Diba? Bigyan niyo ako ng idea. Ano po yung ngayong nagre-reflect kayo na naintindihan niyo na kahit paano yung vacuum law
Sige nga, ano yung mga pwede nating tanggalin sa buhay natin ngayon, yung sa actual na buhay nyo, na pwede mag-create ng empty space para maka-flow yung sobrang daming pera, yung abundance. Alright. Ayan, may mga nagtatype na dito. Old appliances, very good. Yung galit sa tao, very good. Furniture could be, what else? Sige po, okay? Tao, pwede pa tayo mag-eliminate ng tao na hindi na natin sasamahan? Hindi na yes. Memories of an old person. Very good. Okay, ano pa? Okay, clothes. Okay, lumang clothes na hindi na kasya sa'yo. Old habits. Very good. Utang. Diba, utang. We create a vacuum. Pag zero na yung utang, vacuum, diba? Papasok na yun yung pera. Very good. Okay, galing yan kay Kent. Alright, ugali and memories. Ang dami nating pwedeng i-let go. Pero we're still holding on to it. So, gawa ka ng inventaryo. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng just simple pride. Very good, pride. Nako, marami niyan. Nako, baka may tamaan pa dito. Di ba? Ako yung tama. Paninindigan ko to. Oh, yun. Ano nangyari sa buhay mo? Di ba? Na-stress ka, di ba? Nakasakit ka na, and so on and so forth. Hindi makaka-flow yung blessing sa inyo eh. Alright? You have to let it go. Alright, yan. An old car. You want a new car? Alright? Let go of your old car. You want a better one, right? You have a job, and it's, for example, gusto mo maging negosyante. Pero ano bang nangyayari sa mga gusto magnegosyo? Di ba? Gusto mo magnegosyo, pero you don't have the guts to let go of your job. Are you getting this? Di ba sabi mo, eh, pag meron na akong negosyo na talagang kumikita na, malaki na, at ano na, established na, tsaka ako aalis dito sa trabaho ko. Oh, may ganun ba? Di ba na, ano, mahirap yun ha? Well, you can start building it slowly, pero at some point in time, you really have to go. Kasi you have to choose whether it's a job or you want to be a businessman. You cannot stay on both. Are you getting this? How can the business grow kung hindi ka man full-time doon eventually? Diba, pwede siguro simula, pero dadating yung point that you have to choose. Diba, sabi kanina, indecisiveness, hindi ka nagde-decide. Because you are still holding on to what is not helping you reach your dream. Are you getting this? Okay? Yan. Alright, now, may mga, ano dito, no? Kumbaga, nakaka-relate, tinatamaan. Well, yes. Okay? And this is so powerful. Sana marami po kayong natutunan ng mga wisdom at sikreto ng pagyaman na ni-reveal po sa atin ni Sir John Calub. At magkita-kita po ulit tayo sa Sabado, 7 PM po ito guys ng gabi, Philippine Standard Time. At marami pa pong i-reveal si Sir John Calub ng mga sikreto kung paano ba talaga yumaman. So hanggang dito na lamang guys, maraming maraming salamat po.